Hello guys! Welcome to my channel. This is Supermark TV. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng individual online account sa SSS website. Bago ang lahat, hinihikayat ko kayong i-like, share, at subscribe itong channel ko. So yun, start na natin. Let's go! Una, mag-open lang tayo ng browser. Kahit anong browser pwede. Then, isearch lang natin sa bar ng browser. I-type ang www.sss.gov.ph. Then, i-enter lang natin. Mau-forward tayo ngayon dun sa login interface ng SSS website. So, yan. Then, i-hover lang natin yung ating mouse sa my.sss button. So, ito. Then, i-hover lang din ulit natin dun sa registration at i-click yung member registration. At mapo-forward tayo dito. So, dito sa portion na ito, pinapipili tayo ni system ng isa sa limang confirmation na to. So, baka magtaka kayo, guys, bakit pa merong ganito? Kasi ito yung way ni system para ma-verify niya na kayo nga yung mismong tao na nagre-register. At para makaiwas tayo sa mga taong may masasamang balak sa account natin. So yon, then pili kayo kung anong applicable sa inyo. Una, savings account number, Citibank cash card, UBP quick card, then UMID ATM savings account number registered in SSS. Ito yung ATM card na naka-registered sa SSS. Then, ito yung mga example nun. Pangalawa, mobile number o cellphone number. Dito naman guys, dapat registered or napa-update nyo na yung cellphone number nyo sa mga SSS branch. Pangatlo, UMID ID. Dito naman guys, dapat alam nyo yung PIN code nito. Parang ATM din kasi ito na kailangan i-activate sa kiosk machine sa mga SSS branch. Pang-apat, employer ID number, household employer ID number. Kung employed kayo, dapat alam nyo yung SS number ng employer ninyo o business SS number ng company. So next, panglima, payment reference number, SBR number, payment receipt transaction number. Ito naman yung reference number galing sa mga SSS branch. Makikita ito dun sa receipt na may nireceive ng teller pag nag-valid ka ng contribution. Check nyo yung mga resibo nyo guys sa SSS. Then, after nun, once na nakapili na kayo ng isa guys, i-click nyo lang siya. Sa case ko naman guys, ang meron ako is yung cellphone number ko. Pina-update ko na siya sa SSS branch. Then, ma-forward kayo dito. I-input lang natin yung necessary information na hinihingi ni system. So, dito. CRN SS number. So, input nyo lang siya yun sa inyo. So, let's say, eto siya. SS number ko.
Sa SS number, guys, 10 digit lang siya, ha? 10 digit. The next field, email address daw. So, input nyo yung email address. Oh, valid siya. Then, email address, input lang natin siya. Then, confirm email address, ulitin lang natin siya. Sa email address nga pala, guys, pwede ang Gmail o kaya ang Yahoo. Once na nag-send ng email si SSS sa Gmail, makikita nyo siya kagad. Sa Yahoo, minsan yung message ni SSS, yung email niya, ma-forward dun sa spam. So, i-check nyo yung spam folder nyo sa Yahoo, guys. Okay, dito rin sa Gmail, guys. Pwede rin. Check mo din yung spam nyo. Spam folder. Minsan nandun yung email ni SSS. The next field, preferred user ID. Sa preferred user ID, input lang daw tayo ng at least 8 to 20 characters. Ang unang character dapat letter daw siya. At bawal yung special character. Pwede yung except lang dun sa underscore. So, ito yung example niya. So, yon. So, let's see. Pwede rin kahit walang number yung ano niya, guys. Basta available pa siya. Pagka taken na kasi siya ng iba, required nyo siyang baguhin yung user ID ninyo. Dagdag lang kayo ng character. Ganun. So, yung gusto ko, ganito. Sa user ID nga pala, guys, once na tinype nyo siya, hindi siya case sensitive. Ang case sensitive tayo is dun sa password. Mamaya natin siya i-input. So, bali ang kailangan kasi natin dyan, guys, para makapag-login tayo sa website is itong user ID na lalagay natin at yung password na i-activate natin mamaya once na nakapag-register na tayo. Then, next field, input daw natin yung pangalan natin. Dapat dito, guys, sa pangalan, kung ano yung exact na spelling, ganon, na pina-register natin sa SS, yun yung i-input natin. Kahit katiting, kahit spacing lang, kahit yung may apostrophe, di mo siya nalagay, hindi siya mag-proceed, i-re-reject ka ng system. So, yun. So, kung ano yung pa-register natin sa SSS, yung input natin. Pagka may mali, hindi siya nagtatali, hindi siya nagmamatch, i-reject kayo ng system. So, ang option nyo na lang nun is pa-register kayo sa mga SSS branch. Pwede yun. Punta kayo sa SSS branch, punta kayo sa e-center, then pa-register kayo doon ng online account nyo sa SSS. Then, dito, surname, last name muna daw. So, ito. Type lang natin siya. Given name, pangalan nyo. Then, middle name, gitnang pangalan. Date of birth, input nyo lang din siya. Then, next, dun sa mailing address. Sa mailing address, guys, yung address ng bahay ninyo, kung gusto nyo, pwede nyo siyang ilagay. Kung sakali kasi si SSS, kung may gusto siyang ipadala sa inyo, may bibigay siya sa inyo, ganon, dito niya papadala, dito sa mailing address na lalagay ninyo. So, be careful, dapat
exact yung bibigay yung address. Yon. So, ito, kung wala kang room, floor, building, skip nyo lang siya. Kung may house number kayo, input nyo lang siya. Then, kung taga Metro Manila kayo o taga province, click nyo lang siya, select nyo lang. Tapos noon, province, municipality, barangay. Tapos, the next field is yung mobile number registered in SSS. Ito yun guys, yung pin-update nyo sa SSS. Kung ano yung number ninyo na pin-update, doon yung ilalagay nyo dito. So, let's say ito yun. Hula lang to no, guys. Yan. Then, dito, input nyo lang yung captcha kung ano nakikita nyo. Sa nakikita ko kasi, tut. Tut. Yun, tut. Then, next nun, after nyo siyang i-type, i-check nyo muna yung mga information ninyo kung tama, yung mga pinag-fill up ninyo. Then, once natapos na kayo, i-click nyo lang yung I accept the terms of service. Yung button doon, yung maliit na button na to, i-check nyo lang siya. Then, click nyo lang yung submit. Then, after nun, once na na-click nyo siya, may magpa-pop up na gantong message. I-click nyo lang yung OK. After nun, ito yung message ni SSS na successful yung registration mo. Then, punta tayo dun sa email na niregister natin. Check natin yung email galing kay SSS hanggang 30 minutes. Pero sa case ko kasi lang guys, yung email ni SSS dumating na. Buksan natin yung hitsura niya. Buksan natin siya, then yung hitsura niya ganito. So yon. I-click lang natin siya, then ito yung confirmation ni SSS. Na successful siya, na pinapa-activate na niya yung account mo. Nagpapa-input na siya ng password. So, kailangan lang nating i-click to para ma-forward tayo dun sa activation page. So, i-click lang natin siya. Then, yun. Eto na siya. Kung makikita nyo guys, blanco lang siya. Kasi yung sa browser natin, binablock niya yung mga script. So, para ma-disable natin yon, para ma-enable pala yon, para ma-enable natin yung script na yon. Kung mapapansin nyo, may parang shield dito sa search bar ng browser ninyo. I-click nyo lang siya. Then, makikita nyo tong message na to. Then, click nyo lang tong load unsafe script. Once na na-click nyo yun, please to activate your my.sss account and nominate your preferred password. Please provide the last 6 digits of your CRN SS number you enter in my.sss registration. So, last 6 digit daw. Last 6 digit. Input lang natin siya. Kung yung sa inyo guys, CRN siya, doon sa UMID ID ninyo, input nyo yung last 6 digit. Then kung SS number lang alam nyo guys, input nyo yung last 6 digit niya. So, click after yun, once na input nyo siya, click nyo lang yung submit.
Then dito, nagpapa-input na siya ng password, guys. So kahit anong password na yung gusto mo, basta yung allowed lang is minimum na 8 character at maximum na 20 character na password. At ang first character dapat ay letter, alphabetic daw. Then ito yung sample na password. At bawal din ang special character sa password. So, input na natin siya, yung preferred password. Ulitin lang daw natin siya dito sa confirm preferred password. After nyo siya guys, ma-input, i-click nyo lang yung submit. So yun guys, nag-error siya. Dapat yung password daw, ang password daw dapat ay may kahit isang number. Isang upper letter at isang small letter. Ulitin ko lang guys, ang password dapat daw ay may capital letter, kahit isang capital letter, may small letter at may number. Yun. Minimum 8 characters long at maximum na 20 character long yung password. Yun. Click nyo lang yung submit once na natapos kayo. So yun guys, successful na yung registration. Ito na yung homepage ng account mo. Then, yun guys, kung gusto nyong matutunan yung kung paano gamitin tong account na to, panoorin nyo yung susunod ko pa mga video. Ituturo ko doon kung paano siya gamitin, kung paano ipagkuha ng payment reference number, pag-view ng mga contribution, pag-a-apply ng loan, paano ba? Pag-a-apply ng maternity notification, and so on. So, yun guys. Yun na ang end ng itong video. Sana naman ay nagustuhan nyo. At kung nakatulong sa inyo, paki-like, share, at subscribe naman for more videos about SSS. So yun, good luck. Thank you. Built an empire of stars.